Issue patungkol sa impeachment case ni Inday at issue ng pagbabalik ng ICC sa Pilipinas. Tutuldukan na kaya ni PBBM? Ang lahat ng araw ay pakanalang naman ni Lizes Max, ngunit dahil nga sa mga isyong ito ay tila nagkakawatak-watak na ang Pilipinas, lalo't buo nga ang suporta ng masang Pilipino sa mga Duterte. At ayaw nga ng taong bayan na napapahamak ang mga ito, lalo nga't naglilingkod lang naman sila ng totoo at tapat sa taong bayan. Kaya ngayon nga, Pangulong Marcos nagdesisyon na raw. Papakinggan nga ba nito ang bulong ni Tamba at ng Ahas o mas mananaig nga ang isinisigaw at kagustuhan ng taong bayan? Dahil kung itutuloy nga ni PBBM ang mga plano ng mga pulpolitiko, ay panigurado ngang malaking problema ang haharapin ng administrasyon. Well, ito nga ang palitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. As usual, higop muna tayo ng dark chocolate. Okay. So, yung gustong makatikim ng dark chocolate na ito, pure organic tablilla, dito kayo mag-contact. Mga kapwa ko, senior citizens, let's invest in our health. This is a very healthy drink. Okay. Pag-usapan natin ngayon ang dalawang desisyon ng Pangulo na napakaganda. Na ito, ipinakita niya ang tunay na Marcos. Medyo nagkagulo tayo sa dalawang issue na ito. But in the end, nanaig ang desisyon ng Pangulo. May nag-uutos sa kanya. Ba't sinuway niya? So, ito po yung issue sa impeachment ni BP Sara at ang pagpapabalik sa ICC sa Pilipinas. Inuutusan siya ni Ma'am. Alam niyo na yung Ma'am. Si Galima o Mendoza. Ang lahat yan, pakana ni Galima Mendoza. So, nung umpisa, ala lang, si Pangulo, sunod-sunod lang. But, in the end, nung makita niya na magkawatak-watak na ang bansa dahil dyan, he stood firm. Nag-desisyon siya. So, yung impeachment ni BP Sara talagang magdi-divide sa buong bansa. Magkakagulo. So, sinuway ng Pangulo ang nag-uutos sa kanya na, "No way! Ako ang masunod ngayon!" Ayun, sana all. Ganun palagi. Kaya nung nagsalita na ang Pangulo, "We do not want BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached." Di tahimik. So yung nag-uutos, wala nang magawa. Dahil nagkaroon ng balls ang Pangulo to decide on his own. So sana hindi na babalik yung issue na yan na impeachment dahil Pangulo lang yan. Ang matutuwa niya yan, number one na mananalo ay ang mga leftist, makabayan black, komunista. Dahil divide and conquer ang gusto nilang mangyari. Una, titirain nila si BP Sara. Pag napahina nila si BP Sara, ang isusunod na titirain ang presidente. Salamat at put to rest na yung issue na yung impeachment. Nagsimula sa confidential funds. Wala na. Tapos na ang confidential funds na issue. Itong impeachment,
tapos na rin. So, isa na lang naiwan. Ito na lang pagpasok ng ICC. So, very clear yung mga unang pronouncement ni Bongbong Marcos Jr. Hindi pa siya presidente noon, 2018. May napanood akong interview ni Maharlika sa kanya. Very clear yung sabi niya na hindi na tayo colony ng mga puti na yan. Bakit tayo susunod sa kanila? Hindi tayo magpapasakop. Never! So, panahon ng kampanya, debate, the same position. I will not allow ICC to enter. They have no jurisdiction. Kung papasok man sila, they will come in as tourists. Ganun ang ka-pronouncement ng kandidatong BBM last year. Nung nanalo na siya, ganun din. Very consistent. Then mamaya, nagbago ang ihip ng hangin. Sabi niya, pag-aaralan natin. Oh, di. Naalarma ang lahat. Bakit? Oh, may nag-uutos sa kanya. But nung makita na naman ang Pangulo na madidivide ang bansa, magkakaroon ng political unrest, political instability pag hindi niya gawin ang tama. Ayun, for the second time, hindi pwede! Sumigaw na rin siya doon sa nag-uuto sa kanya. Kaya, pinatawag ng Pangulo ang mga senador, kasama si Senator Bato de la Rosa at pinag-usapan yung ICC. Paglabas ni Senator Bato, ang ngisi niya hanggang tenga. Oh, happy ako! Anong napag-usapan nyo? ICC, anong detalye? Hindi ko pwedeng sabihin. Basta happy ako. Oh. So, happy si Senator Bato, happy si Tatay Digong, happy rin tayo. Kasi, panghihimasok sa ating bansa, pagpasok ng ICC na yan, kagabi, nakatanggap ako ng document from the Office of the President. Sumulat ang ating butihing Vice President sa Secretary of Justice. Yang sinasabi sa letter, November 30 yung letter. The Office of the Vice President, interposes its objection. Hindi sumasang-ayon ang Vice Presidente sa anumang action proceedings na i-allow ang ICC na babalik na naman o babalik tayo sa ICC o papasukin ang ICC dahil sa lack of jurisdiction and the principle of complementarity. Yun ang rason ng BP. May black and white formal letter. So very clear na hindi na tayo ano. So sana yung napag-usapan ni Presidente at ni Senator Bato, iba pang senator tungkol sa ICC, sana magpahayag na rin siya para matapos na once and for all yung mga haka-haka. Kasi ngayon, pinag-uusapan pa yung ICC na yan. Wala pang kasiguradohan. But to me, I have peace of mind na hindi makakapasok ang ICC. Dahil na-realize ng Pangulo na wala na talaga. Hindi na. Yung sinasabi lang niya na pag-aralan, ano lang niya yan, that's his nature dahil super bait ang Pangulo. Ayaw niyang mapahiya kaagad ang mga congressmen na nagsusulong ng iba't ibang resolusyon na papasukin ang ICC. Ayaw niyang mapahiya si Speaker Martin Romualdez. Kaya naging diplomatic lang yung sagot ng Pangulo na pag-aralan. But in reality, ayaw niyang papasukin. Okay? So, my salute to the President. Basta ganyan ba? Yung hindi naman lahat ng utos sa palibot nyo, isundin nyo.
sundin nyo yung gusto nyo dahil after all, Marcos Jr. kayo eh. Huwag nyong ipahiya ang Marcos Sr. Ang Marcos Sr., grabe. May paninindigan, may balls, may tapang. At the same time, may malasakit. Okay? Hindi pwede po, Mr. President, nang puros na lang kayo bait-baitan. Yan. Sigawan nyo rin yan, yung ng ano sa iyo. No? Hindi pwede! Sana all. So, anong reaksyon naman si ni ma'am? I don't know. Basta, ngayon, klaro na. Hindi na madidivide ang ating bansa. At ang number one na natalo dito, hindi si Tambaloslos o ano. Wala yan, politika lang yan. Ang number one na natalo ang mga komunista. Dahil hindi nag-succeed ang kanilang plano na divide and conquer. Yung unity na may crack na, may crack, kailang pwede pang ipatch up. Dapat i-maintain natin ang unity hanggat maaari. Kasi pag nagtutulungan yan, Marcos Duterte, ang makikinabang ang buong bansa. Hindi pwedeng maghiwalay. Marami pang nagmamahal sa mga Duterte. Eh, ang mga nagmamahal kay Duterte, kukontra na sa administrasyon, eh di, magkakaroon ng political instability, which is not good for our country. So, salamat po, Pangulong Marcos. Sana, palagi nyo nang suwayin yung nag-uutos sa iyo, sa inyo. Palagi nyong panindigan ang taong bayan. Ano, may nakasuhan na bang big time smuggler? Na may napakulong na ba? Anyway, panoorin natin ang video na ito. O, nabigyan na sila ng 15 days, wala silang maisagot, kaya kinuha na ng gobyerno. At iginawa nating donation sa DSWD. Nandito po, Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Ginawang donation ng DSWD. At sabi ko, ang pinaka nangangailangan dyan, ang mga beneficiary ng 4Ps. Kaya kunin natin yung bigas, ibigay natin sa kanila at kailangan nila yan. Grabe! After 15 days, walang nag-claim. Oh, di kinuha, di distribute. Yang, anong mga buwan nun? Mga 2 or 3 months ago, after ng kanyang SONA, siging ano eh, siging ka-distribute ng bigas. Yung dinistribute na bigas, yung na-confiscate sa Zamboanga City. If I'm not mistaken, mga around 40,000 sacks of rice yung sa Zamboanga City. Kaya lang after that, sunod-sunod ang mga raids o inspection ng rice warehouses na kung saan bida si Speaker Romualdez at si Congressman Erwin Tulfo. Yung press release ng BOC o si Tamba, umabot na po more than 300,000 sacks of rice ang confiscated. E biglang natigil yung ano, biglang natigil yung distribution of bigas. Wala na eh. So, as of now, gusto natin sanang malaman kung ano na po ang status ng mga confiscated rice. Na ulitin ko, more than 300,000 sacks of rice. Yung na-confiscate sa Bulacan ba yun? Yung nandun si Tambaloslos. Halos more than half billion pesos ang worth ng bigas. More than 200,000 sacks of rice. Nasaan na yun? Na-i-distribute na ba lahat? Palagay ko, hindi pa. So, ano na ngayon? According to my source, na hindi ko mapangalanan na,
alam niya ang pasikot-sikot sikot-sikot sa Bureau of Customs and Department of Agriculture. Karamihan daw yung mga ganyan, yung nasis or ano, nagagawan palagi ng paraan. Parang bid, ibid na. Kasi kung hindi na fit for consumption, di-destroy. Eh, wala namang na-destroy ng mga bigas. So kung hindi destroy, pwedeng i-donate sa DSWD, pamigay. So yung, ang ipinamigay yung 40,000 sacks of rice. How about the 200,000 plus? Wala tayong kaalam-alam ano na ang nangyari. And according to my source, ibinibid, may bidding. At ang nakakakuha, usually, kung sino rin yung nag-smuggle ng bigas. Tapos na po ang usap-usapan dyan. So, itong mga smuggled rice, nako, lumalabas, walang tax. Walang, kasi kung kompletong papeles, magbayad ng buwis yung excise. Eh dahil smuggled, wala. Eh mamaya na ibid. Napunta rin doon sa nag-smuggled. Nakasave. Save pa siya ng bayad sa buwis. Loging-logi po ang gobyerno natin sa smuggling. So, yun ba ang ipinagmamalaki ng Pangulo? Yung nag-distribute lang siya na bigas? Mr. President, I don't know. Ano sa tingin nyo? Basta ako, hindi po ako maligaya yung ganyang accomplishment. Of course, maligaya po tayo yung may bigas na naibigay libre sa mga nangangailangan. Sana ibigay lahat yung more than 300,000 sacks of rice. Ibigay lahat sa mga nasa laylayan. Ako, matutuwa po ako. Kasi, nakatulong sa nangangailangan. Ang aking worry, yung sabi ng aking source o puting ahas na ibabalik sa mga smuggler. Nakatipid pa yung smuggler, walang excise tax, walang may. Then mamaya, ganun po ang nangyayari sa ating bansa. Nakaka-dismaya. Okay, lately, si Mr. Speaker Palengke Boy, nag-ikot-ikot sa Metro Manila, nag-monitor sa mga presyo ng mga bilihin. To ensure na hindi magmahal ang mga pagkain papunta na sa Christmas season. Ganda naman yun. Kailan trabaho ba ng Speaker of the House yun? Hindi. At ito, na find out ng Speaker of the House, nagmamahal na ang presyo ng bigas. Dito sa amin, sa Cagayan de Oro, pinaka mababa na 50 pesos na pakababang quality. Pataas na yan, 60 pesos pataas. So, bakit nagmamahal? Kasi ganito na po ang nangyayari. Yung kung hindi smuggling, hoarding. Ang mga rice traders, ang taas ng bili nila ng palay. Walang binatbat ang ating NFA. Pinagmayabang ng Pangulo. In-increase daw niya ang buying price ng NFA. Magkano? 18 pesos pinakamababa, 23 pesos pinakamataas. Depende sa dryness or wetness. Eh halos walang farmers na nagbebenta ng kanilang palay sa NFA. Bakit? Ang mga private traders, ang mahal ng bili nila ngayon. Although, this is good for our farmers. Kasi umaabot na ng 30, 31, 32, 33 pesos per kilo of palay. So, good for the farmers, but bad for the consumers. Kasi according to itong mga farmers group na nagmo-monitor,
sinasadya ito para walang stock ang NFA. So kung walang buffer rice, stock ang NFA dahil wala siyang mabili na, what's this, palay? Ang nagkukontrol na ng supply, ang mga traders. Binili nila ng mahal. 32. So according to our farmers group, Sina, Greco, maraming mga farmers group, farmers, Federation of Pre-Farmers, nagmo-monitor. Yung 32 pesos per kilo na buying price ng palay, ang ano na yan, ang retail price, pinakamababa na 54 to 55. So, kawawa ang mamimili. Kaya may mga farmers group na nanawagan kung pwede, ibalik na naman yung price cap kasi pataas na. So, anong nagagawa ng gobyerno? Mr. President, I hope wala kayong amnesia. Ano yung sabi nyo noong SONA? July 24 ba yun? Smugglers and hoarders, your days are numbered. O, tuloy pa man din ang hoarding. Okay, balik tayo sa smuggling. May nabalitaan na ba tayo na big time smuggler na nakasuhan? Ako, baka ako lang ang hindi nakakaalam, baka meron na, wala akong na-monitor. Nag-monitor ako palagi sa development, sa news, wala. Hanggang ano lang, hanggang yung seizure o panghuli at nag-distribute ng 40,000 sacks of rice, after that wala na. So Mr. President, kung totoo po ang inyong kampanya, tulungan ang mga Pilipino, edi mag-sample kayo. Anong sample na nag-distribute ng bigas? Hindi po yan ang kailangan naming sample. Ang sample, kasuhan, ikulong. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Kaya ba ng presidente magpakulong? Magkaso? I doubt so. Bakit? Eh, yung boss ng mga alleged boss ng smuggler, special envoy to China. Eh, paano mo kakasuhan ng smuggler kung ganyan? Hindi mo mapa-appear sa congressional hearing dahil may padrino, padrina. Kaya, ay nako, nakakaawa ang mga nasa laylayan. Ako, kahit mag 60, 70 pesos ang kilo ng bigas, hindi ako apektado. Bakit? Hindi na ako masyadong kumakain ng bigas. Magluto ang aking wife ng bigas, hinahaluan pa niya ng mais. Kaya lang ako, umiiwas pa rin. Saging, kamote, yun na lang aking mga pagkain ngayon. Para hindi ako dependent sa rice. At mula nung umiiwas na ako sa bigas, nako, nagiging healthy body na ako, nagiging mas malakas ako. But it does not mean na huwag na tayong kumain ng bigas. Kaya lang kung hirap na tayo sa presyo ng bigas, pwedeng umiwas ng bigas, kamote na lang. Magkano na bang kilo ng kamote? 25? Mahal na rin ata, mais. So, Mr. President, sana improve. Huwag lang magmayabang na nag-distribute kayo ng bigas. Hindi po yun ang kailangan ng taong bayan. Magabi, grabing earthquake. Dito, nabasa ko sa online news, nangyari ang earthquake 10:37 kagabi. By that time, tulog na ako. Kaya lang, nagising ako dahil sigaw ng sigaw ang aking wife. Sabi niya, Jane, gising! Ang lakas ng lindol! No, nagising ako, nararamdaman ko talagang malakas. Kaya lang, I don't know. Sabi ko, hindi ako lumabas. Sabi ko, nagdasala, Lord, bahala ka na sa lindol nito. Gusto kong matulog. Ayoko kasing ma-disrupt ang tulog ko eh. Kasi once na disrupted yung tulog ko, mahirapan na akong makuha yung appetite to sleep. Basta, nararamdaman ko yung lakas ng lindol. Kailan, higa pa rin ako, nag-pray lang ako, Lord.
you are in charge of everything. Take control of the situation. Tulog ulit. Okay. So mamaya, pag-usapan natin yung peace of mind in times of disaster. So yung misis ko, wala siyang nagawa. Nasa labas. Kasi medyo matagal-tagal yung lindol na malakas. Ako, I choose to sleep. Habang nag... Diba, usually pag malakas ang lindol, lalabas ka sa bahay. So pagising ko ngayong umaga, una kong message na tanggap kay Madam Teresa Tanyag. Sabi niya, General, hindi ba kayo affected sa lindol? Sabi ko, Ma'am, naramdaman ko yung lindol kagabi, malakas kaya lang, okay naman kami. May tsunami warning daw. Sabi niya, ilo. So, tinignan ko na dito sa news. Okay, tsunami. So, dito ko na nalaman na 7.6 magnitude yung earthquake. Ang epicenter malapit sa Davao City. 187 kilometers from Davao City yung epicenter. Ang mga affected countries is Philippines and Indonesia. At ito na, nakita ko na sa news, Reuters, international news na ito is strong quake in the Philippines triggers tsunami warnings and evacuations. Yun na, yung balita. So, ang summary, US tsunami warning system says threat of tsunami. Yan. Evacuations continue as Philippines maintains tsunami alert. Over 2 dozen aftershocks in southern Philippines. So, as of now, nakataas pa rin ang tsunami alert dito sa amin. So, sinagot ko si Ma'am Teresa Tanyag, Ma'am, our house is on top of a hill. No worries on tsunami. Okay. So, dito muna tayo yung sunod-sunod na earthquake. Kailan ba yung nag-earthquake na naman sa Mindanao na wala ang ating presidente na sa foreign travel? I think yung pagpunta niya sa Saudi Arabia, if I'm not mistaken. So, bago lang yun. Tapos October. October ba yun? November na. Oh. Tapos, earthquake na naman. Tapos, ang lalakas. Okay, these are the signs of end times. Nakasulat po sa Bible na in the end times, malapit ng pagbabalik ng Panginoon, ang signs is there will be earthquakes, padalas ng padalas ang earthquakes throughout the world. Recorded yan. Pamings, yung tigutom, wars and rumors of wars. Kaya kaliwat kanan ang mga gera ngayon. So, ito po. These are just warning signs to us na ihanda ng ating sarili. Kasi pagbalik ng Panginoong Hesus, dalawa lang yan eh. Dalawang purpose pagbalik ng Panginoon. Kunin niya ang nagtiwala sa Kanya. At paparusahan niya ang hindi naniwala o nagtiwala. Yung, ibig kong sabihin yung naniwala o nagtiwala, yung tumanggap ng ebanghelyo, yung gospel. Kaya ulitin ko ulit, ang gospel po, ang magandang balita ng Panginoon is ABC. A, accept. Aminin lang na tayo, ikaw, ako, makasalanan. B, believe. Maniwala lang na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. And C, commit. Total surrender ng buhay natin sa pamumuno ng Panginoong Hesus. Ako, tapos na ako nag-ABC. Kaya yun na, yung resulta is peace in times of trouble. Kagabi, talagang may danger na dahil sa lakas ng lindol, ang bahay mag-collapse. Matabunan ako. Mamamatay ako. So what? Kaya ako, tulog lang ako. I have surrendered my life to God. E kung sa lakas ng lindol,
natabunan ako ng aming bahay na ano, no problem. Kasi lahat tayo dadaan ng physical death. But after that, yung ating spirit at kaluluwa, ako, my spirit, my soul will surely go back to God and live forever with Him in heaven, which is far better. Malayong mas maganda ang buhay sa langit kasama ang Diyos kaysa buhay natin sa lupa. Kaya yun, hindi ako natakot kahit